Magandang hapon mga kabudingding. Meron tayong repair bet. Welcome back sa ating YouTube channel. Kung napapansin nyo, meron tayo rito ng repair, Asus. So ang model niya is, ano ba model nito? X509JA. Yung model niya. Sabi ni client natin, ang problema raw ng laptop niya is natapunan yata ng noodles, parang gano'n. So, tapos no power na siya. No power na. Check natin kung may power siya. Gamitin natin yung charger niya. Check natin itong kanyang charger. Tingnan natin kung meron siyang pumapasok na voltage. So meron siyang 19 volts. Try natin saksak. Wala siyang ilaw or charging indicator man lang. Ayun. So tingnan natin pag pinipress natin yung power button kung may mag-iilaw or response. Napress ko na si power button, wala pa rin ilaw. Ayan. Wala. So, wala. Wala tayong charging indicator na nakikita at saka ilaw. Any idea mga kabuting-ting? Pero check natin kung ano. Kung mag naka-protection mode si charger niya. Pag to walang 19 volts, shorted loob. Okay, may 19 volts. Hindi siya nag-protection mode. So, ang power button niya nasa keyboard. Kumbaga, built-in yung power button sa keyboard. Hoping for the best tayo dito na hindi board ang issue. So, check natin. Kailangan na natin itong buksan mga kabuting ting kasi wala tayong nakikita ng ano eh. So, parang may kulang na screw sa kanya. Sa dalawa. Tanungin natin yung ating ano, kliyente. So, i-chat ko lang muna siya. Kasi po may kulang na screw. So, chinat ko na si client natin. Pinaalam ko sa kanya na yung laptop niya ay kulang ng mga screw. So, para alam niya. Ang kulang ng screw niya is dalawa. Dalawang screw yung missing sa kanya.
missing ang kanyang screw. So, yun. Tanggal na natin mga screw niya. Double check muna natin. Tanggal na natin yung screw. So, bubuksan na natin. Ito, para makita natin kung talagang may noodles dito. Ano kaya to? Lucky me? Nisim? Ano kaya? Mukhang so, wala tayong nakikitang memory sa kanya. Wala siyang memory. Remove muna natin yung battery. Hindi natin sure kung nagawa na ba ito or nabasa. Parang basa siya eh. Bagay, ano siya eh. So, tanggalin na muna natin. Ayan. Tanggalin natin yung mga flex cable niya. Pero try muna natin siyang ano, paganahin ng try muna natin siyang paganahin ng ano. Tanggalin natin keyboard niya. Try natin mga kabuting-ting ha. Tinanggal ko yung ano niya yung connection ng keyboard. Tinanggal ko yung connections ng keyboard sa motherboard. Check natin kung mabubuhay siya. Correcta tayo sa board.
Tapusin natin yung power supply natin. So meron tayong standby na 13 to 14 amps. Tingnan natin kung may 3.3 volts tayo rito makukuha. Wala tayong nakuwang 3.3 volts mga kabutingting. Check natin. Sa keyboard. Walay tayong nakuha. Wala tayong nakuha ang voltage. BIOS. Wala rin tayong 3.3 or 1.8 man lang. Sa battery. Wala din. So mukhang ang problema natin ay ano, board. Tanggalin na natin si board. Baklasin natin.
Hindi ko lang alam kung nagawa na to eh. Kasi chinat ko si ano, si client natin, si customer. Tinatanong ko kung nagawa na ba to. Pero mukhang nagawa na eh. Wala din siyang SSD oh. Wala din siyang SSD. Hard drive lang meron siya. Yung memory niya, I'm not sure kung built-in to, pero wala siyang laman. Walang laman yung memory niya. Button noodles. So focus tayo mga kabutingting sa board niya kasi unang-una yung motherboard. I'm not sure kung nabasa ito or flux. So mag-ano muna tayo. Hindi pa raw nagagawa ito sabi ni client natin. Pero parang ano yun, hindi pa tinignan lang ng IT namin. Wala po siya RAM na nakakabit. I'm not sure kung built in po siya. Kaya walang laman ang RAM slot niya. So
Check natin. Ba't hindi pumapasok ang ano niya? Parang nagawa na to eh oh. Ang cellphone ng mami mo? Okay lang po ba? Tumawag mo. So nakikipag-communicate muna tayo sa may-ari kasi para to inform her na yung laptop niya is yun, tumatawag na. Wait lang po ah, mga kabuting-ting. Hello po, ma'am. Magandang hapon po. Oo. Yes, ma'am. Ma'am, magbi-video call po ako, ma'am, para makita nyo po. Oo. Paano mo lang, Ram? Ito po, ma'am. Ito po. Wala po siyang RAM stick. Wala siyang RAM na nakalagay. Then, ito po. Actually, ma'am, naka-video naman po ako. Ayan. Lahat po ng mga... Slot lang naman daw po yan. Ito po, sabi po. Apo, kasi yun po ang iniisip ko eh. It's either wala talaga siyang RAM stick dito dahil naka-built-in or talagang kinuha yung ano, yung RAM stick niya. Wala naman po talaga daw 'yan. Parang ano lang 'yan. Tawag dito. Built-in pag ganito. Yung additional slot lang. Apo. Actually, yung mga ganun man pagka additional slot, ano to, built-in. Ito, mamo. Yan po siya. So, naka-built-in po siya sa motherboard. Ang pinagtataka ko lang po rito, ma'am, hindi pa po ito nagagawa? Hindi pa po. Kasi una, nung pagbukas ko, mayroon siyang dalawang screw na hindi nakakabit. Kulang ng dalawang screw. Oo. Wala ka po ba dyan screw, sir? Pag mayroon pa, ilalagay ko, ma'am. Pero pag wala, wala po tayong choice. Pero... sa ngayon, ang napansin ko lang po, ma'am. Wait lang po ha. Tatapatan ko po siya ng ilaw. Ang napansin ko lang po dito, ma'am. Sabi niyo, di ba, na ano, na nabasa to ng noodles? Tama ba? Natapunan? Oo. Pero natansigan, hindi naman yung totally na yung lahat ng noodles nakapubos po doon. Opo. Kasi po, nung chinik ko po siya, wala po akong makuhang voltage sa loob ng motherboard. Ibig sabihin, patay po yung motherboard, dead set talaga siya. Tama po, wala po kayo, kahit po kayo nang chinacharge nyo, walang ilaw to eh. Tama po ba? Wala po ilaw. Opo, ganito kasi po yun. Bali, nanonood kasi kami niya, tapos, yun na yung nasabi po yung noodles, kaya nakabuhos po dyan. Na, opo. Tapos, yun na, naghang na po siya, tapos inoff ko po siya, tapos di ko na nabuksan, wala ng power. Opo. Ayun. Ang napansin ko lang po sa kanya, ma'am, kunin ko lang po yung panturo. Ang napansin ko lang po dito, ito mismo yung ano niya, yung charging port niya eh. Apo. Ito po yung charging port. Kung nakikita niyo po ito, medyo malabo po ng blur. Yan. Yung charging port na yan. Napansin ko po na parang may sunog po sa ano niya, sa charging port eh. May possibility na mismong problema niya kung bakit wala po siyang naibibigay na voltage sa loob ng motherboard. Then medyo pansin ko tunaw po yung parang natunaw yung dito, may plastic po kasi siya. Pipicturean ko po then sesend ko sa inyo para makita niyo rin kasi sa video medyo magagawa niyo naman po.
Susubukan ko po, ma'am. Ayoko po kayong ibigyan ng ano. Pagka ganito po kasi yung ano, motherboard issue, this is 50-50 chances na mabuhay po. Pero yung gagawin ko yung best ko para magawa naman natin 'to. Di po ba? Sige po. Opo. So, ganito po, ma'am. Kung meron po tayong bibiling pyesa rito, i-advise ko na lang po sa inyo. Like for example, ito pong tong charging port nyo. Baka possible ito yung problema. Or kung hindi man po yan, baka sa loob ng PS, sa loob ng motherboard, meron dyang ibang problema. Actually, ma'am, don't worry, ma'am, yung pong ginagawa ko is naka-ano po ako, yan, ma'am, naka-video po yan. Sige po, ako. Binibidyo ko po yung lahat. Kasi, ma'am, ina-upload ko siya sa ano ko eh, sa YouTube channel. Yun. So, lahat po ng galaw ko rito, ma'am, nakikita nyo po. Sige po. Yun, ma'am, in-advise ko lang po sa inyo, ma'am, yung mga nakita ko dito sa laptop nyo. Sige po. Thank you po. Thank po. You po. Salamat po. Salamat po, ma'am. Bye-bye. Sam, mag-ingat ka dyan sa laptop, ha? Huwag kang paano-ano. Ang galing ko muna, lipat muna lang, baka makakamuha. Hindi, sinabihan ko nga itong anak mo, eh. Umalis ka nga siya. Lipat lang muna lang po ito, huwag dyan sa kainan. So actually yon. Ganun na nga po ang nangyari. I-check po natin tong ano kung naglalabas po siya ng sa charging port niya, kung naglalabas siya ng 19 volts. Ayan. Titingnan natin, ite-test natin baka mamaya kaya wala siyang ganun, hindi kumpleto yung mga voltage niya, hindi nadidistribute sa bawat ano, bawat rails, is dahil dito sa charging port. Kung dito wala siyang, so meron tayong 19, may pumapasok dito ng 19. Yung first and second MOSFET natin, check natin kung may 19 volts. Meron din. Then, ayun. Wala na. Wala na siyang 19 volts. Ayun. Dito sa kabilang side ng MOSFET, wala na. So, syempre dito, wala rin. Kasi wala tayong nakukuha dun eh. So, yun. Check natin sa diode mode. Meron tayong shorted. Ayun, shorted primary rails natin. Buzzer mode natin, mga kabutingting, para lang marinig nyo. So, ito, shorted po tayo. Buzzer mode tayo. Ayun, shorted yung primary rails natin. So, sana yung, ano, yung pyesa is ano lang. Sana, capacitor lang or anything na madaling hanapin. So, anong gagawin natin, mga buting-ting? Dahil shorted yung primary rails natin, mag-inject tayo ng voltage. Tingnan natin kung sino yung iinit sa kanya. Kita ba? Okay. So, tingnan natin kung merong iinit dito sa
ginagawa natin. Gamit tayo ng mahiwagang thermal cam natin. So, ito po yung ating thermal cam. Ayan. So, malaking tulong po sa akin yan. Hindi na po tayo para magkapa. Tingnan natin kung meron tayong makikita ang shorten. Sino yung iinit sa kanya? So, naglagay tayo ng 1.2 volts. Ayan. Tingnan natin kung ayun, meron akong nakikita rito. Umiinit dito, tingnan natin kung ano ito. So, alta natin ang ano. Dalawang MOSFET na magkatabi. Yun o. Dalawang MOSFET na magkatabi yung problema ng board niya. So, tingnan natin, kabuting-ting, dalawa lang naman yan. Dalawang MOSFET. So, tanggalin natin yung MOSFET na yan. So, ito yung nakikita ng ano, ito yung nakikita ng thermal cam natin. Mga kabuting-ting. Yan. Medyo madilim pala, no? Yan. Okay. So, nakikita ng thermal cam natin either sa kanilang dalawa. So, hindi ko nakikita dahil maliit. Gamitin natin ng microscope. Kaya ang microscope natin. Ayun, basa nga siya. Sanga. Pero nagtataka ako bakit ano siya, bakit parang nagalaw na siya, parang ganun. Parang nagalaw na itong board na to. Hindi, sabi nga nung may-ari, hindi raw eh. Ito, yung ano lang, yung mga itong mga resistor na to. Baka naman second hand yan. Tapos itong capacitor,
Parang nasa unog eh. Baka second hand. Pwede second hand. Pwede. Pero basa. Basa siya. Ito basa. Malinisin muna natin siya. Malinisin muna natin siya na... Ano, bottom bags natin. Parang tingin ko nagawa ito, parang 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 may duda akong pinagawa ito. Linisin na natin ito, kabuting ting kasi ano siya yun? Tingnan natin sa dalawa. Basahin, babasahin ko lang ng ano. Babasahin ko lang ng may alcohol ka ba? Meron yata. Kasi paano may ganon? Nasa kulay green na lalagyan. Napin mo nga yung alcohol na. Kulay green na lalagyan. Uy, malaki alcohol. Paano may lamang palunin? Kaya kung di wala dyan sa taas. Tingnan mo muna dyan. Wala dito. Alcohol ah. Hindi, sige, sige, huwag na lang. Baka nasa taas. Huwag na lang. Parang tingin ko na ginawa ito yun. Sunog yung kapasitor yun. Hindi siya makikita sa microscope eh. Sa mata, pero pag sa microscope, kita mo. So tanggalin muna natin yung ano yung MOSFET. Merong dalawang MOSFET sa kanya na ano eh. Ng protection. Magkano natin ang protection mga kabuting ting kasi masulog eh.
MOSFET is out, mga buting ting. So, try natin siyang try natin i-test si ano. So, natanggal na natin to. Check naman natin ngayon yung dalawang MOSFET natin. Kung meron tayong makukuhang short. Buzzer mode muna tayo. Pag nag-beep to, ibig sabihin may short pa. Pero pag hindi na nag-beep, ibig sabihin wala na yung short. Try natin. 1, 2, 3, go. So nawala yung short natin. Wow. Oh, ito may short. Shorted to, diba? Try natin. Okay, wala na. Diode mode tayo. Diode mode. So meron tayong OL. So wala nang short. Punta tayo ng ohms mode. Resistance mode tayo. So okay na. Wala nang short niya. Yung unang MOSFET meron tayong 0.8 mega ohms. 0.8 mega ohms yung pangalawa. So wala na tayong short. So na pinpoint na agad natin kung alin yung kung ano yung problema natin. So ang gagawin natin, hanap tayo ng donor board. Tingnan natin kung meron tayong makukuhang donor board. Alam ko meron akong ano eh. Ito, Asus din to eh. So, kukuha na lang tayo ng MOSFET dito. Kukuha tayo ng MOSFET. Ano ba yung MOSFET natin ito? Dual MOSFET ito ah. Ah, hindi. Check natin yung personality niya. M3126M. Check natin sa check natin yung ano niya, data sheet niya. M3126M. M3126
data sheet. So, ano siya? N-channel siya na 30 volts. Switching MOSFET pala to. Yung ipapalit natin, check muna natin kung ano yun. M1830. Parang iba siya. Try din natin. Okay, pwede naman pala ito. Sige. Kunin natin siya. Pamalit. So kumukuha muna tayo ng ano ng donor nating ano MOSFET.
check natin yung ano niya. Ito yung pamalit natin eh. So check natin yung MOSFET niya. Testerin natin. Testerin natin ng ganyang MOSFET. Diode mode tayo, diode mode. Ayun, shorted nga. Shorted nga yung MOSFET niya, 001. Ayun, shorted. Buzzer mode lang natin ha, para marinig niya lang. Zero, 0.8. Sa kabilang side, 0.2. So, shorted nga talaga siya. Sabi natin dyan. So, pati natin itong ano, yung ipapalit natin, mga kabuting-ting. Pati natin ito. Diode mode tayo. Nag-chat sa si Charlie, namatay na rin si Janet. Sino Janet? Ate Janet, sabi niya. Anak ni Ate Lina. Ah, si Janet. Ah, sino Janet yan? Si Janet, yung anak ni Ate Lina. Kasi pati ni Jackie. Yung dating nagtatanong ng piso wifi. Hindi ko kilala yan. Bakit kaya? Bakit yun? Asawa ng Watcha Boys. Okay, okay yung papalit natin. Meron tayong 0.5. Hindi ko kailangan yung jarry niya. Sino ba yun si Jackie Chan? Hindi mo yung kailangan eh. Shopee, ma-RP yan. So, sino yun? Bagyan natin ng protection yung ano, capacitor. Siya ng flux.
yung tubig. So kung ano man po yung mga naririnig niya mga buting-ting, huwag niyo nalang pansinin ha. So yung ginagawa lang po natin ang dapat napansinin niyo. So yun, naikabit na natin yung kapalit niyang MOSFET. Linisin natin siya mga buting-ting.
check muna natin. Okay. Try nating tester ulit. Okay, wala na. 43.57 kilo ohms. 532. Ayan, 4.8 mega ohms. So, wala na tayong short sa primary rails natin, mga kabuting-ting. Dadaloy na siguro ang pag-asa. Tingnan natin. Kung makakakuha tayo ng Tingnan natin kung papasok na yung 19 volts sa first and second MOSFET. Natin, mayroon siyang first and second MOSFET. May 19 siya sa unang MOSFET. So, hindi pa rin tumatagos. Meron tayong tama ba? First MOSFET, meron tayong 19 volts. Yung sa kabilang side, wala. So, kung dito, 0.8 din dito. Dito, wala. Okay, meron pa tayong problema. Charging IC. Meron pa tayong problema. Hindi tumatagos yung 19. Tanggalin natin itong first MOSFET niya. Pero natanggal na natin yung short doon. Ibig lang natin malaman bakit ayaw magdiretso ng 19 niya. Although wala na tayong nare-receive na shorted dito.
Jumper tayo, kabutingting. I-jumpera natin. Tingnan natin kung sino iinit. Papatalo nyo natin yung 19 volt tahe. 19 volts. Ayaw tumalun eh. Nakikita ba? Okay, kita naman. Malamig pa yung ating ano. Okay, tingnan natin kung may magsha-short sa kanya. So, tumaas na tayo. Nag 81 yung ano natin. Ampere. Sukatin natin kung meron tayong makukuha 19 volts. Dito meron tayong makukuha. Sa kabila. Meron na. Sa kabila. Meron na rin. Meron na. Okay, may 19 volts na tayo. Check natin yung mga voltage niya. So wala. Wala pa rin tayong 3 volts. Saka 5 volts. Wala pa rin tayong 3 volts saka 5 volts. Pero meron na tayong 19 volts. Meron tayong 19. Meron tayo dito sa CMOS bat. Sa ano? Meron tayo sa BIOS. Oh. Pero nga, hindi pala siya yung cellphone. Sa akin pala. Silipin natin sa mahiwagang thermal gum. Baka merong umiinit sa kanya. Nga.
tayong may ng IC. Ito ay sayo. Mayroong umiinit na IC. Check na rin natin ito. Baka mayroon pa ito sa ilalim. Ito meron siyang 36 degree Celsius. Sa kabilang side. So try natin tanggalin yun, pabuting-ting. Kala ko okay na tayo sa MOSFET eh. Meron pa pala. Wala tayong 3 volts, 5 volts, tsaka sa memory, wala tayo sa processor, wala rin. 19 volts lang ang meron tayo. Ano kaya ito? Parang ni-repair na ito nga talaga ito. Hindi kaya ito pina-repair o ano. Kasi malalaman mo naman yung ano eh. Tsaka hindi eh. Tingnan mo oh. Tanong mo nga kung second hand ba yan nabili. Kasi kung second hand yan, bakit nagpa-repair na yung nangyayari? Yung mga pyesa, yung kapasitor lang nabilog itong kapasitor na ito. N73.
Test tayo. Medyo mababa itong capacity mo. Pero okay pa lang yun. Kailangan natin itong isa-isahin. Kailangan tagain. Test muna tayo ng mga MOSFET. Kapasitor na mababa ang muli. Ay, hindi, okay pa lang.
0.7 ohms. Ah, mega ohms. 10 kilo ohms. Sino yan? Ito para mababa. Para mo, makanggalan pa tayo ng buo. Ito, 80 ohms. Ito, 80 ohms. Mababa ang reading niya. Ang daming tama ng laptop na to. Pwede natin mag-inject ng voltage dito sa ano na ito. Inject tayo voltage sa gate ng ano. Ng MOSFET. Huwag naman sana ng ano CPU. Pag CPU wala na. Graduation na tayo. Meron pa ba tayong video? Kala ko wala na eh. Ang daming sira nito. Ang daming pyesang itinuturo.
Sana lang meron ako niyan. IC. Anong IC ka? IC Sigera. Ito, kabuting ting. Isa to. Umiinit sa kanya. Tingnan natin kung ano siya. 5B. Sukat natin sa gate sa mega ohms, sa ohms mode. Double check lang natin. Sa gate ay 83, 85.9, 86, o let's say 87 sa kabila. Tingnan natin kung tataas to. Pag tumaas to, yung dalawa na yan, tingnan natin itong IC na to. So matindi kapit niya. So,
natin yung IC. Check natin mamaya paglamig ng konti. Kung tataas ang reading natin doon sa MOSFET na mababa ang nakukuha nating reading. So medyo maraming ano to, medyo marami tayong kailangang i-check dito sa laptop ni Madam. Natin sa electric fan para mas mabilis. Okay, malamig na. Tingnan natin. Home mode tayo. Ayun, tumaas na. 10 kilo ohms. Yung isa, parehong 10 kilo ohms. So, may problema tayo sa IC na to. Kailangan natin siyang palitan. Ang tanong, meron kaya ako niyan? Ito eh, iba to. Wala tayo niya. So, tumaas na yung reading natin. Check na rin ulit. 10K. 10K. Thank you.
tayo nun ah. Sa aking mga mahiwagang tingin muna ako rito mga kabuting-ting ha, harap muna tayo ng IC. Sino ba yung Janet na yun? Nakita ko na ba yun? Mm-hmm. May nakinig na yun. Ha? Hanap muna ako ng IC natin. Tingnan natin kung meron ako, mga kabuting-ting. So, parang tingin ko wala ako niyan eh. Kailangan natin ay 5B. Diba? So parang wala ako noon mga kabuting-ting. Pagka ganyan, no choice tayo. Need nating mag-order ng pyesa. Wala akong stock. Wala akong pyesang ganun. So siguro ang gagawin natin dito, gawa natin ng part 2. Wala kasi kung pamalit eh.
Pero maghahanap din ako ng ano, maghahanap din ako ng sa donor board ko kung meron akong makikita. Pag may nakita ako sa donor board ko, then gagawin ko siya ng part 2. Pero sa ngayon, as of now, siguro ikakat ko muna yung video. Dahil wala tayong pyesa. So ayun, salamat sa mga masugid nating manonood, ating mga kabuting-ting. Ayan, mga kabuting-ting, ito yung ginagawa natin. So, kung napapansin nyo, ito yung pinagtanggalan. Itong dalawang MOSFET na yan, parehong mababa ang reading niyan. Yung tinanggal ko to, tumaas na, naging 10 kilo ohms na. So, yun ang problema natin, mga kabuting-ting. Kailangan makakita tayo ng pyesa na yun. So, yun lang, mga kabuting-ting. Maraming salamat and have a nice day. Bye-bye.